Sa pumili ng send card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong karma ng inyong tao sa pagsisinungaling o sa pagpapanggap. I feel na kung sino man ito guys, sinisiraan kanya sa social media at yung iba sa inyo ginagawa niya to ng harap-harapan mismo sa inyo na ito yung kanyang gawain. Baka may incident na nakita mo yung kanyang posting or pwede rin nalaman mo sa ibang tao na ito yung kanyang gawain. Kaya ka nandito sa ngayon at you're wondering kung ano yung kanyang karma. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Yung masasabi ko lang guys, yung pakiramdam ko about this person, meron siyang evil entity within. And I feel here na dapat lumayo kayo sa kanya kasi kung di niya makontrol yung kanyang sarili, baka siya saniban totally ng evil entity na nasa kanya. So anyway, i-clarify natin yung cards. So anyway, merong gumagambala. Okay, kaya pala. Kasi to be honest, may gumagambala na insekto sa paligid. Okay? So ibig sabihin lang noon, itong taon na to ginagambala kanya. I feel na lagi, baka tinatawagan kanya or pwede nagpapapansin. Okay, at I really feel na yung kanyang energy, paano siyang, you know, nakalulong sa maling droga or pwede rin umiinom siya. Parang yung nasa-sense ko na vibe niya, parang wala na siya sa tamang pag-iisip. Okay, parang siya naging crazy. So anyway, itong tao na to, siguro ito yung ginawa niya sa inyo na pinigilan niya yung iyong relationship with someone. Isa sa kanyang karma, ganito rin yung mangyari sa kanyang buhay na actually may pipigil sa kanyang relasyon. Lesson that we have is this one. So itong tao na to, I feel na kaya siya papansin kasi ginagawa mo yung iyong mission. As you can see. So, I really feel strongly really yung evil entity sa kanyang energy. Okay? So, magpakalayo kayo sa kanya. Kaya ganito yung kanyang pag-uugali. Okay? Na di mo talagang maintindihan kasi I don't really see here na may ginagawa kang mali. Nakita ko lang dito na ginagawa mo lang yung trabaho mo tsaka busy ka lang with your partner, honestly. So to be honest, itong tao na to naiinis siya kasi nakita kanya na may partner, nakita kanya na ginagawa mo yung iyong mission or trabaho kung ano man yan. And with God is one, so ibig sabihin lang non good for you, you block this person. Nainis siya kasi hindi mo siya pinapansin. At kung may love life ka man, lover, hindi rin siya pinapansin ng iyong lover. Kasi nga ginagambala niya yung iyong buhay. Honestly. So, itong taon na to siguro, yung ginagawa niya is sinisira niya nga yung iyong relasyon. Baka pinagpipilitan niya na magkaroon ng third party. Pero isa sa kanyang karma, guys, sa kanyang relasyon, mangyayari yung third party. At hindi lang yun, I feel here. Kasi nga sabi ko sa inyo, wala siya sa tamang pag-iisip. Mangyari niyang tako, disgrasya siya. As you can see. Kasi padalos-talos siya mag-isip. Okay? Tsaka, kind of like may wrong talaga sa kanyang mind. And anyway, we have this one. So, yung nga magkakasakit siya. Isa yun sa kanyang karma. At tsaka, if ever this person definitely tell a lie, I feel na may mga ebidensya against him or her. And I'm sensing as well na ito rin yung I feel na mayak siya kasi patuloy kanyang makikita na nandoon pa rin sa iyong work at maganda yung nangyayari sa iyo, sa iyong negosyo, sa iyong talagang business work.
And yeah, maybe nasa social media ko influencer kayo. So we got this one. So I kinda like feel so far na ginaguide ka ng langit with regards sa yung ND4. Kaya kaangat, as you can see. At pinipin daw nitong taon na to by them being sick. And at the same time, may mga ebidensya against them. So if ever they distorted the truth, makita ng mga tao yung katotohanan and they will see you in a good way. As you can see. At maraming mga tao may inis sa kanya kasi nga masama yung ginagawa niya sa inyo sa paninira. Okay? So, I kinda like feel that this is kinda like your vibe and maganda yung nangyari sa iyong buhay at itong siguro na tao, you know, nagselos siya sa nangyayari sa iyong buhay kaya ganun na lamang ang pinagagawa niya sa inyo at gusto niya sirain tong emotional fulfillment na meron ka kasi you definitely enjoy what you currently have. So far maganda yung iyong vibe kasi hindi ko na sense dito guys na nakafocus ka sa kanya. Hindi ko rin nakita dito sa energy that you're fighting against this person. Busy ka lang sa work and that's it. Okay, and anyway, let's see what else do we have here. I feel that on town na to, you know, nagdadrama pa rin siya sa Facebook is what I sense. I feel na walang katapusan. And I also sense the term bingo. Okay, I'm not quite sure why. So we have the harm in either way. And we also got space in reverse. I kinda like feel na itong tao na to, wala siyang space. Isa yun sa kanyang karma. Meaning lang nun na crowded yung kanyang area. Or lagi may tao sa kanyang buhay. At wala siyang panahon para maging mag-isa or magkaroon ng space. Okay? Or maybe itong tao na to may work at wala siyang pahinga. Okay, kaya siya nagkakasakit, as you can see here. Isa yun sa kanyang karma. So, we have harm in either way. So, itong tao na to, malapit siya sa disgrasya, as I told you earlier on, kasi nga wala siya sa tamang pag-iisip. Okay, we also have this one in either way. So, with regards sa kanyang career, siya yung actually magkakaroon ng issue doon at hindi ikaw. Kasi nakita mo naman sa reading mo na ikaw yung aangat at siya naman ay hindi. Okay, so bigla siya mawawala ng trabaho, as you can see. And we also have this one, so puno siya ng kamalasan guys, okay. So, magkadikit to. Sayo to missing you and music. So, I kinda like feel, guys, hindi ka makakalimutan ng mga tao. Kasi siguro yung iba sa inyo ay influencer. Maybe you do have a good voice. At binabalik-balikan nila yon. Okay? So, tinatangkilik ng mga tao kung ano man ang ginagawa mo, honestly. And we also have this one of the greatest blessings. But it's in either way. Ibig sabihin lang nun na isa sa kanyang karma kung ano man ang kanyang blessing, mawawala yan. Kasi itong tao na to, you know, busy siyang manira ng buhay na may buhay kaysa sa maging busy na lang sa kanyang buhay. Kaya everything that this person has with regards sa blessings ay iaalis yun sa kanya. So, tingnan naman natin ngayon kung ano pang meron. I feel na marami kang napagdaanan sa iyong buhay. At I really sense sa ngayon, itong tao na to ay minamalas at kinakarma. Okay? And yun nga, I feel na mabuti kang tao. Hindi nila basta-basta masisira yung iyong reputasyon. Honestly, so as I told you, may problema siya talaga sa pag-iisip. As you can see here, I feel na isa sa rason kung bakit. Kasi siguro may nag-curse sa kanila. I feel na may mga tao sa kanyang paligid na hindi mabuti.
Okay? And I really sense here na naiinis siya. Maybe this person is aware na yung mga tao sa kanyang paligid ay mga ahas, mga masasamang tao, nagkukulam, or kung ano man. Okay? So, I feel here na mananatili yung focus mo with regards sa yung career. Kasi part yun ng kanyang karma na hindi mo siya papansinin. At yung good news natin, guys, is lalabas yung katotohanan. And we have double confirmation here in your reading. So, meaning lang nun, kung nagkakalat siya ng chismis, mawawala yan kasi whether they like it or not, lalabas ang katotohanan. Okay? So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you.